Minasan, konnichiwa. Mamana ko arrive day aru. Again, this is your Japanese sensei. We'll start with review of previous lessons. If you have any question, you may use the chat to send your questions. Let us review from our previous lessons so that we can memorize the reading and writing of Kanji. Number we have here questions. Okay, let's go to number one. So number one is a question because we have meron tayong, okay, let's use Tagalog.
Tagalog po tayo para mas madali yung pag-translate sa Japanese. So meron tayong word na ka dito. So ang ka is a question meaning what. So ito yung question mark, ito yung actual na question marker sa Japanese. Nan or nani. Ito yun. So kanji na ito. So alam na natin ito lahat na kanji na ito. Lahat na natin na pag-aralan ito. So ang ibig sabihin, i-guess nyo po yung pagbasa niya, pero i-practice nyo yung pagsulat. Practice nyo yung pagsulat. At ang ibig sabihin ay to month. So ano yung second month? Ito ay February. 12 araw. So the 12th day. The 12th day of February. The 12th day of February, yun ang ating topic na pinag-uusapan. Kasi ito yung topic marker. Ano yung sabi natin? Tanong, what? Ito yung what? Nan, yubi. Anong araw? Kasi ang yubi, yung araw. Anong day of the week? Yan ang ibig sabihin ng nan yubi. What day of the week? So, February 12 is what day of the week? So, yun po ang ibig sabihin yan. So, paano po yan basahin sa Japanese? So, ni, so ichi ni san, shi go roku, shi chi hachi kyu ju. So, ni, nigatsu, juni nichi, wa, nan, yobi, desu ka? Okay, bilisan ko ng normal. Nigatsu juni nichi wa nan yobi desu ka? Yan po yung normal. Ulitin ko. Bagalan po natin. Nigatsu juni nichi wa nan yobi desu ka? Okay. So practice nyo po yan. Sabayan nyo. Sabayan nyo ng mabagal. Sabayan nyo po yung mabagal. Nigatsu juni nichi wa nan yobi desu ka? Okay. Ngayon, pabilisin nyo ng konti. Sabayan nyo. Nigatsu juni nichi wa nan yobi desu ka? Yan po yung ibig sabihin niyan. Number two. So makikita natin, ito ay hiragana. Na kita natin yung topic place marker. Ito. Ibig sabihin, ito, nasa unahan niya is topic. Yan po ang topic. Ano kaya ang topic ito? Kyo. Ang kyo po sa Japanese ay ngayon. 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 Ngayong araw. Halimbawa ngayon. Ngayon. This moment. Yan po ang kyo. Kyo. Pagka kyo ha, ngayong araw. Okay? May tanong. What? Nan nichi. Nan nichi. Nan ong. Tanong ulit. Nan yobi. Ito yung yobi ko panina. Yun. Yobi. Nan nichi nan yobi desu ka? So ang tanong po ay dalawa. Nan nichi nan yobi. So ibig sabihin, anong petsa ngayon at anong araw ngayon? So ngayong araw, anong petsa, anong araw sa week, no? Day of the week. Desu ka? So, dalawang tinatanong, petsa at yung araw. Okay. Pwede rin, napag-aralan na po natin yung to, yung ibig sabihin ay at. Ano yung at sa Japanese? To. Pwede rin, nanyo, nanichi, to, nanyo, bilis ka. Pwede lagyan doon. Pero yung araw po kasi at yung date ay magkakadugsong na po yan sa Japanese eh. Normal na po eh. Kaya hindi na yan usually nilalagyan to
Hey. Yan po lang yung ano dyan, tatandaan. So, ang ibig sabihin, ngayong araw, anong petsa at anong araw, yun yung Tagalog po dyan. So, kyo wa nan nichi nan yobi deska. So, try to make it a question. Bakit? Kasi po may ka dito. Yan po yung question mark. Ito po yung question mark. Ito yung question at ito yung question mark. Okay? So, ulitin po natin. Mabagal. Sundan po ninyo. Sabayan po ninyo. Okay? Kyo nan nichi nan yobi desuka. Okay, normal na bilis po. Kyo wa nanyubi nanichi. Ay, baliktad. Kyo wa nanichi nanyubi desuka. Ganun po yung ano niya. Okay, number three. Yung mga months. So, ang months po sa Japanese, ibig sabihin, ito naman yung months, di ba? Buwan. Buwan. O, yan. Tingnan nyo, mas madali sa Tagalog. Kasi buwan, sa halip na month, buwan. Yung moon, buwan din. Yung months, buwan din. So, sa Tagalog, madali. Kasi ang ibig sabihin nitong kanji nito ay moon at buwan at the same time. So, ganun talaga. O, yan, buwan. So, mas direct kaysa sa English, moon, months, magkaibang salita. Sa Tagalog, buwan, pareho lang. Kaya mas direct po ang translation ng Tagalog sa Japanese kaysa sa English. Okay. So, ibig sabihin, from January to December. So, ito po yung January. Ichi, gatsu, ni gatsu, san gatsu, yon gatsu, ro gatsu, roku gatsu, shichi gatsu, hachi gatsu, kiki gatsu, ju gatsu, ju ichi gatsu, ju ni gatsu. So, ju ni gatsu, ju ni gatsu, ju ichi gatsu, ju gatsu, ju gatsu. So, ito yung September, ito yung mga beer months. September, October, November, December. Ito yung mga beer months. Okay? Dito na tayo ngayon sa Shichigatsu. Shichigatsu is July. So, ngayon ito ay Hachigatsu o August, the next month. Ngayon, ulitin niyo po ang pagbasa. Tandaan, sabayan niyo po. Punta tayo dito. So, ano ko lang ha? Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. Okay. Sige natin to. Ichi gatsu, ni gatsu, san gatsu, yon gatsu, go gatsu, roku gatsu, shichi gatsu, hachi gatsu, kyu gatsu, ju gatsu, ju ichi gatsu, Juni gatsu. Yan po ay isang type lang ng pag-asa. Pero pwede yung basahin din yung iba, ano? Halimbawa, to, nana, koko. May mga ibang basa po yan. Ituturo ko later on pagka nasa sa topic na tayo ng reading and ano, listening. Kasi minsan, iba yung ginagamit na Japanese na mga ano dyan. So, isang type lang na pagbasa yan. Ngayon, bago tayo pumunta sa next page, pwede bang sagutan natin to? Kasi tanong po ito eh. So, tanong, katanungan. So, ano yung answer dyan? Halimbawa, ang pinag-usapan natin ngayong taon, halimbawa, ngayong taon ang pinag-usapan, yan po ang ibig sabihin ng 2020, yung year natin ngayon. Ha? Yan. Kung yung taon ngayon pinag-usapan, ano ba yung February 12 ngayon? Ito ba, anong araw ba yon?
Okay. Tingnan natin. Check natin sa kalendaryo. Check natin po sa kalendaryo. Tayo ng kalendaryo. Calendar. So, punta tayo sa February. February 12. So, makita po natin February 12, 2020. February 12. Ano pong lumabas dyan sa February 12? Nakalagay sa katapat sa W. So, ang ibig sabihin ng W is Wednesday. So, ang sagot po dyan, non-newbidis ka. So, ang sagot po dyan is, soy, yobi, des. So, ulitin nyo lang po ito. Ulitin nyo lang po itong topic. So, sabihin nyo, as an answer, Nigetsu Juni Nichiwa Suyobi des. So yan ang ibig sabihin ng Wednesday, Suyobi des. So yan po ang pag-answer sa question. So ngayon naman, ngayong araw, ano naman yung ano tinatanong din? Nan Nichi Nan Yobi des ka today. So ano ba yung araw ngayong ngayon? Ngayon po ay July 22. So hindi naman tinatanong yung month, tinatanong lang araw. So, 22 ang sagot mo. So, uunahin mo kung ano yung unang tanong, yun ang unang masagot. So, ngayon is, Nijuni Nichi. So, yan po ang 22. Nijuni Nichi, 22. Nanyobi. Oh, pareho rin ngayon. Suyobi. Suyo. B, this. Yan po ang sagot. Ulitin nyo lang po ito. Itong topic. Hanggang sa topic marker natin. Kyo wa niju ni nichi soyo bi des. So yan po ang formal na sagot dyan. Yan po ang formal na sagot dyan kung inyong anin. Okay. So, balik po tayo. Balik po tayo at punta tayo sa ibang mga susunod na okay. Tanda po yun ah. Ichi gatsu, ni gatsu, san gatsu, so gatsu. Kasi dalawa po ang onyumi ng ano, gatsu saka getsu. Getsu, pagka tinutukoy natin yung haba ng panahon. Pero kung ang tinutukoy natin specific date in time, halimbawa ngayon, July, July is Ichigatsu. Gatsu. Pero kung sinasabi, gaano katagal ang paggawa ng bahay? Sabi, 7 months. Huwag mong sabihin na Ichigatsu. Okay. Getsu yun. Kasi ano yun? Yung haba ng panahon tinutukoy, hindi naman yung ano yung month ngayon ang tinutukoy. So, dalawa po kasi yun. Okay? Okay.
Limbawa, ito po. Japanese style. Japanese tempo yan. Japanese style. Isabihin, pababa yung ano yan, sulat. So, sabayan niyo po yung pagsulat para ma-practice kayo ng writing. Sabayan niyo po. At paulit-ulit po yung pagpa-practice. Hindi lang isang beses. Hindi lang po isang beses. Hindi lang dalawang beses. Ako, mga 10, 15, 20. Ganon. Pagka medyo mahirap yung kanji, more than 20 pa. So, paulit-ulit po yan. At later on, nalilimutan na naman natin. Paulit-ulitin na naman. Kasi ganoon talaga po ang pag-aaral ng okay, so meron po tayo. So tingnan natin. Practice niyo po pagsulat ng mga yan. Marami na tayo na.
Okay, simulan po natin uli. So, ito po yung Japanese style ng pag-enumerate. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pag ganun po yung base dyan, ha? Pababa po yung base dyan. So, number 1, ito po ay dot. Ito po yung 1 dot, 2 dot, 3 dot. So, yung dot po nila ganito. Ganito po yung dot, ha? Take note. Medyo hindi kamukha ng dot yung kanilang dot, ha? Magtaka kayo. Okay? 1 dot. So, yan po yan, no? Then, makikita natin sang. So, ito yung number 3. Sang gatsu sang nichi. So, ano yung sabihin po nito? Sang gatsu sang nichi. March 3. So, March 3 po ang yung sabihin. Sang gatsu sang nichi. So, number 2. Ichi, kyu, hachi, go, nen. Ganito po sila magsulat pagka taon. Hindi na po kailangan lagyan ng 1,000. Hindi na kailangan 1,000 kasi year naman eh. Sa year. Yung pagsulat lang po. Pero actually, ito is 1,985. So, 1985. So, 1985 po ito. Year 1985. Pero hindi na nilalagyan ng dapat ang 1,000 kasi po, ganito yung pagsulat ng 1,000, di ba? Same. And then yung hyaku, ganito yung pagsulat ng hyaku. Hindi na nila ito sinasali dito. Dito, yung hachi, go. Wala nang ju, hindi na rin nilagyan ng hachi, ju, go. Hindi na ganon. Kasi year po ang pinag-usapan. Year, taon. So, ito po yung taon. Yung taon ang pinag-usapan. So, pag taon ang pinag-usapan, yung year ang pinag-usapan, eh, ibig sabihin yan is year, anong year yan? 1985. Year 1985 po ito. 1985. So, 1985. So, paano pagbasa niyan? Ichikyu hachi gonen. Ichikyu hachi gonen. Pagkasambit ng nen, ah, malalaman na nga po na ang pinag-uusapan pala ay year. So, kaya hindi na tayo gumamit ng kung ito ay walang year, ito ay dapat na isulat na kung hindi ito year. Halimbawa, ito bilang ng tao. So, dapat na igagamit tayo ng eseng, yan ha, ichiseng, ichiseng, di ba? Ichiseng, pagka sinambit mo sa Japanese, eseng. Ichiseng, iseng. Iseng, kyu, yaku, hachiju, go. Yun po yung basa dyan. Pero dahil sa year yan, ganito po ang pagsulat ng year. Ichigo, hachi, ichikyu, hachigo. And then, okay, number 3. Maro. Ito po yung zero sa Japan. Ang basa po sa zero sa Japan is maro. Kasi, ang ibig sabihin po ng maro is bilog. Bilog ang ibig sabihin ng maro. So, bilog naman yung zero eh. So, zero is maro. Okay? Maro sang. Okay? Maro sang. No. Ito po. Binabasa po ito sa Japanese. Ang basa po dito is no. Tandaan po natin, ha? No. No ang basa dyan. So, maro sang no. Sang yong roku kyu no hachi ni go ichi. Paano po yan maintindihan? So, umpisan po natin dito sa taas. Maro is zero. Sang no. Yung no po, ganun din yun. So, ganun po yun. Ito yung no. Hindi po yan ichi. Kasi po, ito yung ichi. Oh, magkaiba naman. Ito pababa. Ito ganun, ichi. Ito yung ibig sabihin ng no. So, maro sang, ito yung maro sang, no. Then, sang yong. Ano yung sang yong? Sang yong. Then, roku kyu. Roku kyu. No. May no na naman. Hachi ni. Hachi ni. Go ichi. Ito po yung ichi. Ito yung no. So, go ichi.
So, pagka sinulat po natin to sa Japanese, ito yun. Yan po ay Marusang no sang yong roku kyu no hachi ni go ichi. So, yan po ang tamang pagbasa. So, babanggitin mo. Sambang, ganun po ang pagbasa dyan. Ichibang, nibang, sambang. Ay, sabihin po ng bang, ay number. Number one. Okay. Kaya, banggitin mo yan. Pagka pinabasa sa iyo ng teacher, sabihin mo, sambang, okay, sambang me, o kaya sambang, sambang me. Maro, sang, no, sang, yong, ruku, kyu, no, hachi, ni, go, ichi. So, ito po ay telephone number sa Japan. Yan po ay telephone number or address. Ganon na. Minsan, yan ang sa ngayon kasi hindi ko na maalala kung ano yung mga style ng telephone number. Pero usually, sa telephone number po ginagamit itong ganito. At sa postal number, yung address sa postal. Yan po ang pareho na ng pagbasa. Ang pagbasa po niyan is no. So ano yung pagsulat ng no sa Japanese? Ito po yung no sa Japanese, yung no. Okay? Ganun po yan. Hindi ko na ngayon maalala. Sa sobrang tagal, more than 20 years ago. So, pero ganun po, pareho lang yung pagbasa. Mapa postal address man yan, mapa telephone number man yan, basta nakakita kayo ng ganito, dash po yan eh, dash. Yun ay binabasa nating no. Kasi pagka pinabasa sa iyo, foreigner ka, hindi mo mababasa yan. Pagdating mo dito, zero, sang, hindi mo mababasa. Dito ka na pupunta agad. Hindi mo mababasa. Okay? Punta ka. Lalo na kung sa mathematics, hindi mo mababasa. Paano kung mag-aaral ng mathematics, hindi ka nakakabasa ng ano. Okay? So, number four. So, yung bang. Okay? Yung bang may. That. So, kyo. O. Kyo. So, kyo. Ano yung kyo? Ngayon. Ngayong araw. Kyo wa. So, wa. Kyo wa ngayong araw. Kyu gatsu kyu nichi no suyobi. So dapat ito mayroon pa kasi may subject, dapat ito may kadugsong pang des. Dapat may kadugsong pang des ito dapat kasi sentence 'yon. Kyo wa kyu gatsu kyu nichi no suyobi des. So may no. Okay? So ibig sabihin today is, wala tayong is, yung this. Kaya dapat may this eh. Today is September 9, ano yung suyobi? Wednesday. September 9, Wednesday. Okay? Pwede naman yung shortcut method sa Japanese. Baka nag-iisip kayo, nagtataka kayo, sobra palang haba ng pagsusulat sa Japanese. Hindi pala ano? Hindi pala simple. Napaka-complicated pala. Hindi po. Pagka basic. Basic kasi pinag-usapan natin. Afterwards, pagka marunong na kayo, hindi kailangan isulat ng ganyang kaba. Maiksiyan na lang. Mga islang-islang na lang. Tapos maiksi lang yung mga ano, pagsusulat. Okay, number five. Kuno, kuni. Kuni po ang tawag dito. Yung ginamit natin sa mga country. Kasi ang ibig sabihin nito is country, border. Ganon. Okay? So, kuno, kuni. Kuni, yung kunyumi. Pagka onyumi, kuko. Kasi nga, bikuko. Di ba? Tapos, ano pa yung isa? Chungoku. Yun, kuko din yun, ha? So, hikuko, yung Philippines, hikuko. So, kuko po yan sa onyumi. Pagka kunyumi, yan ay kuni. So, kuno kuni no jinko. Jinko po ang basa dito. Kasi alam na natin to, ha? Alam na natin to, jinko. Ang ibig sabihin ng jinko is population. Wa.
So ito po yung ating subject matter. Kunukunin no Jinko. So this country's population, yan po ang pinag-usapan. Ilan daw? Rokumang Nindes. Jin. Pagdating dito, Nin. Rokumang Nindes. So magkaiba yung basa. Ha? Ito yung Jin. Ito yung Nin. Jinko kasi Jinko ay mayroong specific meaning. Ang meaning po niyan is population. Ito, Rokumang, ibig sabihin, 60,000. 60,000 ang ibig sabihin ng Rokumang. Nin. Rokumang ay 60,000 people. So napakaliit naman yung country na yan. So may mga country naman pong ganyang kaliit tulad ng Vatican City. That is a country. So, ganyan lang kaunti. Siguro may mga ganyan lang kaunti yung ano nila. Maliit na country. Siguro ang 60,000 is isang bayan lang yan. No? Isang town lang yan. So gano'n naman yung Vatican City. Parang town lang. Okay? Okay. Now let's go to our topic for the day. Yung ating pong mga kanji na pag-usapan ngayon. Okay, so sulat po natin yung ating mga pag-aralan ngayon. So kung may na-miss po kayong ano ha, kung may na-miss kayong lecture, pwede kayong pumunta doon sa ating ano channel at balikan nyo. Hanapin nyo yung lesson na kailangan nyo abulin. Okay. So, meron tayong number 67. Number 67, NG. Sundan nyo po. Sabayan nyo ang pagsulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ganyan po yan. 7. So, ulitin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ano pong ibig sabihin yan? Yan po ay flower. Flower po, bulaklak. Bulaklak po ang sabihin yan. Bulaklak. Okay? Bulaklak. Okay, bulaklak. So, next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, hindi po yan magkakadikit, ha? Hindi magkakadikit yan, ha? So, 9. Ulitin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ang ibig niyan sabihin is, cha. Cha po ang ibig sabihin niyan. Cha. Okay. Number 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron pong 6. So, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ano yung sabihin po niyan? Ay meat. Okay? So meat po ang sabihin niyan. So paano yung mga base diyan? Paano ito basahin? Kun. Saka un. Okay? So bulaklak ang base po diyan is ha. Hana. Hana. Pagkakon yun, eh, ang base dyan is ka. Hana. Ka. Okay. Ano ang example po? Example. Halimbawa, ito ay may kadugsong na ganito. Ka. Bin. Bin ito kasi hi, may ting-ting. So, bin. Ka, bin. Ayun sabihin ng ka, bin is flower base. Flower base po yan. Ka, bin. So, ano naman ang pagkaganito? Pagkaganito. Oh. Hana. Tapos, eh, fire. Ano yan? Bulaklak na fire. Ay, ibig sabihin nito ay fireworks. Ibig sabihin nito ay fireworks. Yung mga magagandang design na fireworks, yung may mga hugis-hugis na pumuputok sa itaas, lalo na kung gabi. Yan po yung mga ano, yan po ang basa po dyan is hanabi. Hanabi po ang basa dyan. Hanabi. So ito'y hi, tapos may ting-ting, kaya naging bi, hanabi. Fireworks po yan, fireworks. Okay, so punta tayo dito. Anong basa ng cha? So ito ay walang kunyumi, ito ay unyumi lang. So galing ito sa Chinese, so cha. So cha, yan yung sulat na cha. Pwede rin sa. So ito, pagkainan mo, cha ito, cha. So, nasan ba? Meron ba tayong listahan? Cha. Chi. Chi kasi ito, chi, chi. Cha, chi, chu, chi, chu. Ayan. Cha, chi, chu, che, chu. Ayan. Cha, chi, chu, che, chu. Kaya cha. So, pagka sinulat natin yan, cha. Okay? Kung sa hiragana mo yung sulat, di ba, sa hiragana mo yung sulat, yung cha. Ang cha ay yung ganun. Saka, yun know, chia. Small. Small letter ya. Kaya, cha. Okay? Chi, saka ya. Chia. Cha. Okay? Pagka chi naman, chu, chu. Meron din, no? So, madali lang naman pagsulat ng cha. Okay? So, ang ginagawa talaga ng Hapon, tulad nung kane, ginagawa natin ukane. Dinudugsungan natin ng ukane. Yung o, yun po ay honorific form. Di ba sabi ko, paliwanag ko ay paggalang. Yung paggalang, ibig sabihin ng honor, honorific. Honorific form. So, paggalang. Itong cha, ganun din. May paggalang sila. Meron nga silang tea ceremony. Formal na formal. Iinom lang ng cha, pero napaka-formal. Ganun po paano ang cha. Ganun po ka-seryosong bagay pag inom-inom ng cha. May tea ceremony pa. So, kaya, dahil sa kultura, kultura naman po yan, kaya, ginagalang naman natin ang paniniwala nila. Yung cha, nilalagyan po natin ng o sa unahan. Kaya o cha. Kaya ito, sa halip na gamitin, ang ginagamit talaga ng Hapones, dinudugsungan niya ng o sa unahan. Ano yung o? Yan, o cha. Nalagyan ng o cha. So, yan ang tamang bigkas ng cha. O cha. Hindi sila nagsasalita ng cha. O cha. Pucha. Ganon. Okay?
Okay? So ito naman, wala din itong kunyumi. Kunyumi lang. So ang basa dito is niku. Niku. Cha, niku. So niku, ibig sabihin meat. So maganda itong tandaan dahil napakaraming gamit nito. Lahat ng klaseng meat. Horse meat, chicken meat, cow's meat, ano pa, pork, ano pa. So, lahat ng klaseng meat. So, magagamit mo yan. Ha? So, ito. Pwede natin example ngayon dahil alam naman na natin to. Napag-aralan na natin to. So, Nico, pagka dinugsungan mo yan ng ganito, ano ba yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin ito, karada. Ito po ay karada. Karada. Ito ay body, di ba? Ito ay tao na nag, ano, ha? Na origin. Origin. Origin ng tao, di body. So pagka binasa mo yan, Niko Tai. Niko Tai. Niko, ang basa dito is Tai. So Niko, Niko Tai. Ang ibig sabihin niyan, body. Body. Okay? Any question? So meron tayong next. Number 70. Right, number 70. So, sabayan niyo po ang pagsulat. 1, 2, 3, 4. So, baliktad yung pagkasulat ko. Ulitin po natin. At hindi tama yung sequence. Ito po ang tama sequence. 1, 2, 3, 4. Yan po ang tama sequence. 1, 2, 3, 4. So, ang ibig sabihin po niyan is letter or sentence. Letter, pwedeng letter ang ibig sabihin niyan. O sentence, sentence, pangungusap. Diba, pangungusap, sentence. Pattern, pwede rin, pattern or letter. Ayan na po ang ibig sabihin niyan. Ha? So, number 71. Next is 1. 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 po lahat yan, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po yan lahat. So, ang ibig sabihin din ito, letter din. So, letter, ito letter. Ito ang ibig sabihin ng letter nito ay kakaiba sa letter dito. Yung letter dito, yung sulat. Yung letter naman dito is yung, halimbawa, abakada, isang letra, isang letra. So, yan kasi mahirap sa English eh. Letter, letter. Ito, ang ibig sabihin, letra. Ito ay sulat na letter. Yung sulat, pagka nagsulat ka ng ano, mahaba, letter yun, di ba? Sulat ka nga ng letter para i-send mo sa post office, ipadala mo kay ganito, letter. Alam ka namang litra lang ang sulat mo, isang litra. Ito yung isang litra. Ito. So, yan ang pagkaiba nito. Ito, litra, ito ay talagang medyo mahaba, hindi lang isang pirasong litra. Okay? So, character. Oh, yan ibig sabihin. Ibig sabihin ng character, yung letter na nga, isang litra. Isang karakter, isang letra, isang karakter. Yan, karakter. Okay, number 72. Okay. Sabayan nyo pagsulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so ganyan po yan, 8, ha?
8. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ganyan po ang tamang pagsulat niyan. Ang ibig sabihin po niyan eh, bagay o thing. Bagay. Ngayon, puntaan natin kung paano sila basahin. So, paano ba basahin ito? Wala po itong kunyumi. O napakaluma. Napakaluma na yung kunyumi nito. Ang basa dito sa lumang kunyumi is umi. Napakaluma. Halos hindi po ginagamit. Naririnig na yan. Nababasa ko rin. Kailang birang-bira. Birang-bira po. Ang talagang pinakapopular na basa dito is bun. Bun po ito. O kaya mon. Pwede rin mon. Bon or mon. Ano po yung mga gamit dyan? Saan ang ginagamit dyan? Tulad ng pagka ito, dinugsungan mo ng ganito. Ito yung pag-aaral. Pag-aaral ng ano? Ng mga sentence, ng mga paragraph. Ayaw sabihin po niyan, eh, literature. Literature po ang sabihin ito. Pag-aaral ang pagsusulat ng mga sentences. So, napakadaling tandaan. Literature yan. Kasi, mga pagsusulat-sulat ng mga letters. O, di, literature. So, madali lang po, di ba? So, paano naman basahin yan? Paano basahin yan? Bun gaku. Bun ito gaku. Bun gaku. So, literature. Pagka nag-iisa lang siya, bun din ang basa sa kanya eh. Bun. Ibig sabihin, sentence, isang paragraph, nag-iisa. Magagamit natin yan madalas dahil nag-aaral tayo ng Japanese. So, later on. Next, ito. So, wala din po siyang kunyumi. So, halos itong mga tinuturo natin ngayon eh, halos mga walang kunyumi. Mga from Chinese reading lang, no? So, ang basa po dito is G. So, pagka nag-iisa siya, ang basa, G. Tulad ng ito, saka ito. Pagka sinulat mo itong dalawa, papaan yan? Susulat mo ganito. Ang basa dito is Muji. Ang basa po dyan, Muji. Ang ibig sabihin niya, letter din. Letra. Letra. Muji. Ang basa. Letra. Letter. Letter. Letra. Muji. So, moon. Hindi na po sinasound yung N. Hindi na nilagay yung N. Muji lang. Special reading. Tandaan niyo po, special reading. Hindi mo ito binabasang munji. Hindi mo binabasang munji yan. Muji lang. Pero ang reading nito, moon. Pero pagka ito, special reading, muji. Okay. Tulad ng kanji. Ito po yung ji noon. Kanji. So, paano pagsulat ng kanji? Ito po yung kanji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ganyan po yan. So, ang ibig sabihin nito, ito po yung kanji. So, makikita nyo po doon sa aking mga thumbnails. Yung mga thumbnails po, pagkita ko sa inyo yung mga thumbnails, ay may nakasulat pong ganon. Tulad po nito. Yan. Ito pong part na to.
Yan po yon. Kanji. So kanji. So ji po ito, yan. Ito, itong pangalawang litra, ito kanji. So pababa po ang basa diyan, pababa yung basa. Kanji. Okay? Yan po ang itong sulat na to. Kanji. Okay? Okay, to next. So meron siyang kunyumi. Ang basa dito is mono. Mono. So pwede rin itong basahin na butsu. Butsu. Butsu or pwede rin mo motsu. Butsu, motsu, mono. Okay. So thing. Bagay. So, muno. Okay? So, tulad ng mga nakaraang, ano, meron na tayong napag-aralan ganito, di ba? Umaro. Say. Ito yung umaro. Say, di ba? Pagka ito ay dinugsungan mo ng ganito, pagka dinugsungan mo yan dyan, say butsu, you know, butsu. Ito say, ito butsu. Say butsu. Anong ibig sabihin ng say butsu? Living creature. Living creature po ang ibig sabihin niyan. Mostly animals, insect, mga ganyan, no? Living creature. Okay, yun po ang sabihin niyan. So, next, punta tayo sa sunod. Ito, bilisan na po natin. 73. So, sundan niyo po. 1, 2, 3, 4. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4. So, ang ibig sabihin po niyan is cow or cattle or ox or bull. So, magkakaisang pamilya na lang yan, no? Isang family sila. At ganyan ang pagsulat nila. So, ang basa dyan sa kunyum is u-si. Usi. So, pagka naman sa kunyumi, ang basa dyan is gyu, gyu, gyu. So, dapat, kung gyu yan, dapat may ting-ting. So, ganun po yan, oh. Gyu. May ting-ting dapat. Okay? So, ito yung onyumi. Ito yung kunyumi. Okay? Si. Oh, ito, pagka dinikitan mo ng yung napag-aralan natin ganina, Niko, di ba? So, dugsungan mo dito ng Niko. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Gyu Niko, yan o, Gyu Niko. Ang Gyu Niko is beef. Beef ang ibig sabihin yan. Gyu Niko. Okay. So next, number 74. Horse. Ano naman ang pagsulat ng horse? So, sundan niyo po ang pagsulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 po yan, ha? Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. So, ganyan po ang pagsulat ng horse. So, paano basahin yan? Uma. Uma sa kunyumi. Sa unyumi naman, ba. Ba. Okay? So, meron na tayong nalaman na kanji na ganito. Yung car. Ganyan. Ito ba. Ba. Ito siya. Ba siya. So, ito yung karitela. Yung karitela na nakikita natin sa Binondo at sa mga probinsya. Yung horse, hinihila yung may hinila sa likod, di ba? Karitela. So, yung itsura niya, parang ganito yung itsura niya. May nakasakay na tao dyan. May bubong. Pero, hinihila siya ng kabayo dito. Kabayo. May nagilang kabayo dyan. Okay. So, karitela. Okay? Yan. So, basya. Karitela. Okay. Kung ito naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagka ito naman ay dinikit mo sa ganito, na kanji, 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 bariki, bariki. Ito naman ay horsepower. Ang ibig sabihin, horsepower. Diba? Horsepower. O di horsepower. Ganyan din ito pagka pinag-aralan nyo sa engineering. Yung horsepower, bariki. Okay? Ang lakas ng isang horse. Lakas ng isang horse. Horsepower. So, tama lang, di ba? Bariki. Okay. Number 75. So, punta naman tayo. Bird. Paano naman sulat ang bird? So, let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 naman yan. Parang kamukha noon. Kaya lang, tingnan mo. Meron siyang, beak. Diba? May beak. So, yan ay bird. So, ang ano naman dyan is turi. Pagka sa unyumi naman, yan ay cho. So, papare yan. Cho. Turi, cho. Okay? So, turi. Pagka dinikit mo yan, sa ibang pwede yan. Sa limbawa, Nico. Turi Nico. Yan, ganun. Turi Nico. Pwede yan, no? O kaya, mga ibang kanji, pwede rin natin mali yan. Turi Nico. Okay? Ano yan? Turi Nico. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, pagka niko, ito naman yung niko. So, turi niko, yan ay chicken meat or bird meat. Okay? Yan po yung turi niko. So, 76. Last natin, fish. Paano naman yung fish? Okay. Paano na yung fish? Tanda po. Count tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 din, no? 11 din yung fish. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then I fish. So, pagka inanapun sa kunyumi, saka na
sa kana. Sa onyomi naman, kun. Sa onyomi naman, meron po tayong gyo. So, gyo lang siya, gyo. Yan ang gyo. Sa kana. Pwede rin u. So, ano yan? U. Sa kana. Ang pinakagamitin ano yan, sa kana. Okay? Pag nag-iisa siya, sa kana. So, hoy, halimbawa, goldfish. So, goldfish, ito, fish. Yung gold, alam natin ang pagsulat ng gold. So, ganyan ang pagsulat. O, yan po ay goldfish. So, napakadali po ng Japanese writing, no? Goldfish. May ibig sabihin na kagad, no? Okay? So, any question po? Kung meron kayong questions, so, paki-chat lang at maghintay ako ng isang minuto. At kung wala naman, may dadako na tayo sa next meeting. At ngayon ay suspend muna natin ang ating lecture at lesson 8 na po next meeting. Okay? Tingnan natin kung may mga nagano ng questions. Okay, kung wala pong questions ay tutuloy na lang po natin bukas ang lesson number 8. Yung ating pong mga napag-aralan ay sana paulit-ulit niyo pong isulat, pagpraktisan para mas madali po nating ma-memorize. Thank you very much and good evening.